What's going on guys, Donis here. Sa modular cabinet making, basic lang naman yung paggawa nito, no? Kasi sabi nga nung kaibigan ko si Amar Arceo, Kahon. Box lang naman yung paggawa nito, which is kayang-kayang man nating lahat yan. Pero ang mga challenges na kakarapin lang natin dito is yung pag-install. Kasi common na sa mga walls natin, lalo sa mga corners, no, hindi sila eskwalado. Kaya yun, pag-installation na, dun tayo nagkakaproblema. So, share ko lang sa inyo yung ginagawa ko. No. Ito yung isang module ko para dito sa hanging cabinet. And obviously, no, hindi pa siya finished. No. So, yung prosesong ito, pwedeng gawing pinturado na siya or laminated na, no. Katulad nung ginawa ko dun sa office cabinet. Doon ko na yun, ifinit kasi medyo malayo yun eh. Ito naman, malapit lang sa amin, no. Isang tumbling ko lang nandito na ako. Kaya, ngayon pa lang gagawin ko na to. So, kung makikita nyo to, ito, iskwalado to. Itong corner na to. Pero pag nilagay ko siya dito sa pader, so yan kung nakita nyo, no, ang laki ng gap. Dahil hindi iskwalado itong corner wall natin. Minsan yung iba ginagawa, inuulong lang yan. Tapos yan, ganyan na yung gap. Tsaka nilalagyan na ang mga filler, tsaka sila magkakat. No, bali, 3 sides yung lalagyan. Pero ako naman, kung makikita nyo, meron tong nakahang dyan. May excess dyan. Nakaganito talaga yung forma nyan. So yan, kung makikita nyo, ito na yung gap nya. Ito yung excess, no? Dito ko nakakortehan mamaya. Pero bago ko gawin yun, kaya kung makikita nyo, may mga tape yan, no? Nirebel ko na yan. Tsaka, etong module na to, nandito siya. And may isa pa akong module dito. Which is, pareho sila ng sukat nito na 34N716. No, pareho sila nito. Pero yung isa, wala nang excess yun. Dahil nandito yun eh. So, kaya minarkahan ko yan. Ito dapat yung corner nito. Sa dulo eh. Nandito siya. So pag nilagay ko to, no, kung makikita nyo, no, ito yung sobra niya. Yan ako susukatin yan. At yung sukat ito, yun ang ibabawas ko dito. Para pagkabawas ko is exacto siya dito. Para mag-fit yung ibang module dito hanggang dun sa kabilang dulo. So basic lang naman ang gagawin ko dyan, no? Pagkalagay ko yan dito, ito lang gagamitin ko, yung pang elementary lang na compass. No, wala na ako ibang gagamitin pa. Ito lang ang pang-scribe ko dun sa gilid. So susukatin ko muna. Yung space na nakita ko, no? So, eto nakuha ko na yung distance. Bali, etong compass, no? Etong side na to ang ilalagay ko sa wall. And then, etong pencil naman, no? Siya mag-describe para makuha niya yung 40 ng wall. So yun na, no? Ganit sa edge. So sa taas, ganun din ang gagawin ko. So ito na yung linya na gawa ko nung in-scribe ko yung wall, no? And kung straight naman yung wall, okay na yung circular saw. Nalalagyan lang natin ng guide. Pero kung hindi, may mga crooked pa siya, okay din yung jigsaw. Pero ito straight naman, circular saw ang gagamitin ko.
Pero to hindi to naka 90 degrees, medyo naka bevel to ng slight lang. Para yung pinakakanto, yun ang didikit sa wall. So ito ikakat na natin gamit yung circular saw. So, check na natin kung mag-fit na siya. So, ayan o. Kung nakikita nyo, digit na siya sa likod. And, perfectly fit na siya dito sa side. No? Digit na digit siya. Wala siyang awang. So, i-screw home muna to temporarily para ma-feel ko naman itong gap na to. So, eto guys, no, kung makikita nyo, pansamantala ko muna siyang screw. And hindi ko muna magawa itong filler nito kasi ganyan magiging itsura niyan. Then, kailangan ko mailagay yung pintuan muna, no, para masukat ko yung distance nung filler na gagawin ko dito sa door. Ito kasi yung pinaka-pinto niyan, no? So, etong pinto, kailangan alam ko yung distance niya bago ko magawan. So, basically, ganun lang yan, no? Basta importante, wala na tayong gap dito sa baba and sa taas. Gagawin ko na lang to ng filler dito pagka nakabit ko na yung door niya. So yun lang, importanteng wala kasi mga gap to kasi no, lalo na sa kitchen para hindi pasukan ng mga insekto gaya ng ipis, no? Kailangan sarado lahat ng mga singit-singit niya. So I think that was it, no? Basically ganun din yung ginawa ko sa kabila, kung ano yung ginawa ko dito pinakita ko sa inyo. And wala na rin yung mga gap niyan sa ibaw at kilala. So, sana may natutunan kayo. Thanks for watching. Keep safe and see you on the next one.